Nagulat ang ina ni Will sa narinig sa kanyang bibig habang kausap niya ito sa telepono. Bahala siya. Anak, pabalikin mo na siya. Kawawa naman ang batang iyan. Walang matutulugan. Ma, pinaalis ko na siya. Please, anak, hanapin mo siya. Napabuntong hininga si Will sa narinig niya sa kanyang ina. Sige, mahanapin ko siya sa labas kahit may COVID. Please, anak. Nang mga sandaling yun, nabigla na rin nag-alala si Will sa narinig niya sa kanyang ina. Sa labas ng kondo ni Will, hinanda ni Wild ang kanyang sarili na mapipilitan siyang matulog sa simento sa labas at gilid ng kalsada. Kaya napilitan siyang maghanap ng karton para gamitin yung panapin sa pagtulog nito. Naramdaman niya ang lamig ng paligid kaya niyakap na lang niya ang kanyang sarili para mabawasan ang lamig na pumapasok sa kanyang katawan. Naramdaman niyang nabag na siya sa kanyang sarili. Doon, naalala niya ang kanyang amang nabubuhay pa ito. At nakita niya ang kanyang sarili ngayon na sa gantong kalagayan, naalala niya ang magandang alalang iniwan ng kanyang ama sa puso at isipan nito. Noon, wala siyang magawa o ginagawa kundi gumising nang maaga at pumasok sa paaralan at may maghahatid pa sa kanyang yaya. Pero nang biglang bumaligtad ang pagkakataon, nagulat na lang siya isang araw. Wala nang lahat ng buhay niya ay hindi niya inaasahan. Ang matulog sa gilid ng kalsada ng mga sandali yun ay hindi siya handa. Ang kanyang mga mata ay ipipikit na niya nang biglang may nakaramdam siya na papalapit na papalapit na tao sa kanya. Si Will. Kung dito ka matutulog, may pakiusap ako sa iyo sa kwento ko na ikaw matulog. Si Will. Nabigla si Juan sa hindi niya inasang magandang offer sa kanya. Narinig. Bigyan na po muna ito at bigla na rin hindi inaasahan. Please pakiusap ni Will kay Wally. Muli nang ngilid ang luha ni Wild sa nangyari iyon. Sandali, tumayo ito at inalis ito ang nilatag na karton sa simento. Nagkainan ito para matulog. Lumabas ang maliit na ngiti ito sa kanyang pisngi nang masiguradong ngayon hindi na siya sa labas ng gusali matutulog sa kanya. Para sa kanya, kahit mahabag pa lang siya matulog ay masaya na siya dahil alam niya sa kanyang sarili, higit na ligtas siya sa labas. Kumpara sa labas kung sino-sino ang dumadaan. Ipaghanda kita na makakain mo matapos magpahinga ka. Matapos ilang marating ang kondo. Eh sir, nakakaya naman ako ng bahala maghahanda na aking makakain. Siguro kahit tinapay na lang at tubig taman sa akin. Ikaw ang bahala kung gusto mo. Pumunta ka na ng kusina. Sige, papasok ko sa kwarto. Ilak mo na lang ang pinto bago ka matulog. Sige sir, na mga sandali yun, nakaramdam ng magaang ang loob ni Will. Naisip niya na mali ang ginawa niyang pinadalang kanyang ina para maglinis sa kanyang kondo, para makasama at maglinis ng kanyang apartment. Nakaramdam ng pagkapayas sa sarili si Will sa kanyang inasal sa tingin ni hindi naman sanay sa hirap at kapilit pamagtipawan dahil sa kailangan. Bukasin niya ako ng sorry sa kanya sa inasal ko. Ako ang maghahanda ng almusal. At hihingi na rin ako ng sorry. Hinanda ni Will ang kanyang sarili para siya na ang maghanda ng almusal para sa kanilang dalawa.
Kinabukasan, kahit tamad siyang magtayo, parto pa rin ng pangitinan pangako, siya na ang maganda ng alam para sa dalawa. Pero, laking gulat niya nang makita niyang nakandana ang anusar na nasa mesa at sandali niyang ginalang kanyang mata. Pansin niyang nakapaglinis na si Will sa buong kondo. Wow! Yun na lang nasabi ni Will sa kanyang sarili. Napaisip si Will. Lalo siyang dapat at nakutsa sa kanyang sarili. Isipin ang pinagdamutan niyang pagkakataon ay masigasig para sa kanyang sarili. Napanggit ito galing siya sa eskwela ng pan-araw niyo. Sana nagsabay na lang kami. Sabi nito sa sarili. Napabuntong hininga si Will ng mga sandali niya. At hinanda na rin niyang kanyang sarili para pumasok sa eskwela. Itutuloy po. Sana po nagustuhan nyo at kung nagustuhan nyo, please subscribe and push the button and you need a comment. Thank you.